guys. Magandang umaga sa inyo. This is Weng DIY Shop. Meron tayong tanggap na L300, bali 3 days na naka-stock dito. Ngayon, papakita ko sa inyo kung anong problema nito. Umakira nito, 4D5060 Turbo. Turbo engine ito. Bali, ang history ng sasakyan nito, magmula dito sa Angeles, tinakbo sa Bulacan, nag-overheat na siya. Then, from Bulacan, dinala uli rito, bali nag-overheat. Nag-overheat na siya, pero dahan-dahan na lang yung takbo. Yung epekto ng overheat niya, dahil nagkukulang yung tubig, may tumagas siyang tubig. Pumutok yung hose, bali nagawa na natin yung hose. Pumutok yung hose dito, dahil cause ng overheat, dahil nagkulang, nagsagad yung temperature niya. So ngayon, pakikita ko sa inyo kung anong itsura ng simptomas ng mga overheat na sasakyan. Ayan guys. Ngayon, i-start natin sasakyan. Tignan nyo guys. Itong symptoms. Kung tinamaan ba yung head cylinder gasket o hindi. Pakita ko sa inyo guys. Pansinin niyo yung ring dito. So, parang may bubble. Cold start pa lang yan, ha. Parang may pumping sa ring dito. Pansinin niyo. Yan, isa na sa mga sinyales natin na may tama na yung head gasket niya. Papunta na sa ano yan. Nagkakaroon na siya ng pressure, build up pressure mismo dito sa radiator niya, sa cooling system niya. Kaya nagbabubble siya. Yan, bali share ko lang sa inyo sa mga subscriber ko at sa mga bagong subscribers pa. Yan ang sintomas ng head gasket. Tawagin nila, Sharon Cuneta yata yun, o head gasket gun. So, Angeles, tinakbo ng Bulacan, nag-overheat na. From Bulacan, itinakbo ulit dito sa Angeles, ganun na, pero dahan-dahan na siya. Hindi pwedeng ganito ito. Kasi, may puputok na hose ito kung ipipilit, pero ang suggestion ko dito, palitan na yung head gasket. Guys, hindi normal yan. Kapagita mismo ng ng piston doon sa compression chamber niya, doon na sumisingaw. Papasok na yung compression, yung pressure papunta sa cooling system sa radiator. Kaya pag tinagal mo yung takip, malakas yung pressure niya. Ayan guys, nakita nyo kung anong simptomas ng overheat. Dito, bali tinaman dito head cylinder gasket. Kasi itong makina ito, may turbo nito, bali surplus nito, surplus Japan ito. 4D56 with turbo. Ayun yung turbo niya, guys. Ngayon, ang magiging trabaho nito, kakalagay yung head cylinder, tapos papalitan ng head gasket. Sigurado ang head cylinder gasket nito yung original pa yung metal. Kaya isa suggest ko dito, lalagyan ito ng carbon type, medyo makapal yun dahil overheating, tapos manually resurface yung head cylinder. At hindi na pa machine shop, pero check upin ko pa rin. Ngayon, ipapaalam ko na sa mayari kung anong decision, kung backlash ba o hindi. So, dito muna nagtatapos yung vlogs natin, guys. This is Weng DIY Shop. Don't forget to subscribe and tap the bell button para updated kayo sa mga darating bang video. See you guys. Bye-bye. Thanks and keep safe.